Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, buong kababaang loob, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming pakinabangan at ang pagpagaling mong katapatan ay aming pangatawanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang nilikhang animoy tao, may koronang ginto at may hawak na isang matalas na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit. Gumapas ka na sapagkat panahon na. Hinugna ang mga anihim sa lupa. Ikinampay ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at nagapas ang anihim sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo sa langit. May hawak din siyang matalas na karit. Lumabas mula sa dambana ang isa ring anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi sa anghel na may matalas na karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinog na. Kaya't ikinampay ng anghel ang kanyang karit at inani ang mga ubas at inihagi sa pisaan na siyang matinding puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoon paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag na, kahit ito ay ugain, sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginoon paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman, lahat kayo ay nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ay naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol,
at lahat ay pantay-pantay. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guru, kailan po ito mangyayari at ano ang magiging palatandaan na ito'y nagaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito. Ngunit, hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw, nakakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Noong mga nakaraang panahon, mga nakaraang linggo, marami ang naging biktima ng unos, no, ng bagyo. At nung pinagninilayan ko ang ating ebanghelyo ngayong araw, ito ba ay tanda na malapit nang matapos ang mundo, no? Noong mga nakaraang taon, tayo ay nagkaroon ng pandemya na matinding virus. Mga palatandaan na ba ito na ang mundo ay malapit nang matapos? Ito ba ay mga palatandaan na ang mundo ay darating na sa kanyang hangganan? Alam ninyo mga kapatid, yung sinabi ng ating Panginoon na guguho at walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa-bato. Pinag-uusapan ng mga tao ang kagandahan ng templo, no? Kung gaano kaganda ang templo, kung gaano kaganda ang mga batong ginamit para sa templong ito. At noong 70 AD nga, itong prophesying ito ng ating Panginoong Jesus, nangyari nga, gumuho nga ang templo. Anong mensahe sa atin ang ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid? Hindi tayo tinatakot ng ating Panginoon. Kundi, ang gusto niya ay maghanda tayo. Sapagkat ang mga bagay na ito ay nangyari, nangyayari, at mangyayari pa.
Ilang beses ba tayong binagyo ng sobrang lakas na halos walang buhay, walang palatandaan ng buhay na makikita. Halos wala ng pag-asa. Hindi tayo tinatakot ng ating Panginoon, kundi tayo ay pinaghahanda. Kaya nga mga kapatid, talagang makikita natin na ang buhay na ito ay hindi makaliligtas sa kasamaan o sa anumang paghihirap, difficulties. Pero tandaan natin mga kapatid na ang Diyos ay laging kasama at kapiling nating lahat. Siya ay laging nasa tabi natin upang makasama natin lagi ang kanyang presensya. Kaya nga, kapag pinag-usapan ang wakas ng mundo, ang pagtatapos ng mundo, kapag pinag-usapan ang mga huling bagay, hindi, tandaan natin na ang Diyos ay hindi lamang nananakot sa atin. Hindi lamang siya maghuhusga sa atin na walang awa o walang habag. Ang Diyos sa katapusan ng ating buhay o sa katapusan ng mundong ito, ramdam natin yung kanyang pagiging mabuti. Ramdam natin yung kanyang ginawang pagtubos sa ating lahat. Iyon yung ating pangahawakan. Kapag dumarating na, kapag darating na yung wakas at tayo'y haharap sa Kanya, tandaan natin na bago tayo husgahan ng Panginoon, tayo ay Kanyang tinubos noong una pa. Kaya wala tayong dahilan para matakot. Ang gusto lamang ng Panginoon ay paghandaan ang mga bagay na ito. Sapagkat tayo'y hindi ligtas sa anumang kapahamakan, kaguluhan, digmaan sa mundong ito. Mangyayari at mangyayari ito. Pinapaalalahanan tayo na maging handa. Paghandaan natin ang mga mangyayaring ito. Sapagkat alam po ninyo, kahit naisin ng Diyos na puro kabutihan lamang ang kanyang itanim sa ating puso at isipan, may mga tao talaga na walang inisip kundi ang kanilang sariling kapakanan. Handang pumatay. Handang yumurak ng dangal ng ibang tao, makuha lamang ang gusto. Paminsan ganun ang mga tao. Mahirap unawain. Ang kagustuhan lamang sana natin ay puro kabutihan. Pero dahil meron silang sariling interes, gumugulo ang mundo. Nagkakagulo. Kaya ito'y maging paalaala sa ating lahat mga kapatid ngayong araw na ito. Paghandaan natin ang mga bagay na ito sapagkat ito'y nangyayari ngayon pa lamang sa ating kasalukuyang panahon. Nangyayari na ang mga bagay na ito. Kaya po, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano yung mga bagay na sa tingin natin mga paghihirap natin ngunit nakalampas tayo? Paano natin ito pinaghandaan? Ano yung ating ginawa para ito'y ating malampasan? Tanungin natin ang ating mga sarili kung yung bang ating pananalig, bagamat inaalog ng kawalang pag-asa sa mundong ito, pero naroon pa rin yung pananalig sa Diyos. Maging paalaala sa itong lahat ang ating ebanghelyo ngayon, ngayong araw na ito, na maging handa tayo sa mga bagay na mangyayari pa lamang na talagang sisira at sisira sa ating pagkatao at sa ating buhay. Para po sa maghahandog ng sobre, pakahulog na lamang po sa buslo. Ang tinapay na
Tumayo tayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan ng iyong pinagbabago at idinarangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi po kayang lumuhod, imanatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang kalislinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tumayo tayong lahat sa tagubilin ng malakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
lamang ang dahilan ng pagtitipon. Kami malalakbay sa Kanya'y dumudulog. Si Jesus lamang ang tangi naming handog para sa kapayapaan ng buong sansinugong. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay pagkain sa amin kaluwa at katawan. Tanggapin bibigay sa amin ng kalakasan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Jesus, lamang ang tanging na
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa naming pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagdahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pahingata ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang Dambana, simula po ngayong Disyembre, ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita niyo po sa ating screen. Gayun din naman, ninanais po nating limitahan ang ating live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing 22 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing 3 ng hapon. Mangyari magabayan po kayo sa mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ikatlo, halina't makaisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ng ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 piso na ticket, mararanasan niyo na isang dinner buffet at full concert mula kay Namito Yunting at The Driver Band, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Arsidiosis ng Lipa. Huwag na magdalawang isip pa. Bilhin na ang inyong ticket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa isang misyon. Ikaapat, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang special na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Capio merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mug sa mga store outlets ng Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo makakatulong na. Ikalima, pansamantala pong hindi muna makakadaan sa main arc entrance ang mga tao at sasakyan dahil sa isinasagawang rehabilitation ng NSPP Bridge. Maaari pong gamitin ang lumang gate upang makapasok sa loob ng Pambansang Dambana. Umasa po kami sa inyong pangunawa. Ang susunod pong misa sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakilabas po ang inyong mga religious articles. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kahanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayo makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayo makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.